Lahat tayo, babae man o lalaki, ay nangangarap ng masaya at perpektong love story. Hindi naiiba roon si Helena, isang ordinaryong dalaga na nagmahal ng lalaking langit ang tinatapakan. Pag-ibig ang nagbigay kulay at buhay sa kanyang mundo. Ngunit yun din pala ang wawasak sa pilit niyang binubuong magandang kwento. Pinili ni Helena ang lumayo upang hanapin ang muling pagbangon. Pero ipinapangako niya sa kanyang pagbabalik na aangkinin niya maging ang langit. Part 1. Nakangiting sinalubong ni Helena pagbaba ng bus, ang abalang lansangan ng Ayala. Makulimlim ang kalangitan, ngunit hindi niyon mabuburas sa kanyang labi ang sobrang kaligayahan. Sumakay siya ng jeep at bumaba sa Rufino Avenue. Tinahak niya ang kahabaan ng Central Street Food Market kung saan nakahilera doon ang ilang kainan. Tila musika sa kanya ang ingay ng paligid. Sinasabayan niyo ng puso niyang bumibilis ang pintig sa pananabik. Hindi pumasok sa trabaho si Helena dahil inilaan talaga niya ang araw na iyon para sa isang espesyal na okasyon. Unang month sa rin nila ng kanyang nobyo at nangako ito na magdiriwang silang dalawa. Humantong ang dalaga sa tapat ng Blue Western, isa yung tagong restaurant na madalas nilang puntahan ni Tropy. Kapag sila'y magkikita, lumapad ang ngiti niya ng matanawang nobyo. At lalo itong tumika sa simpleng suot na high-collared red polo at ragged denim pants. Nakatabing sa mga mata nito ay ang aviator black sunglasses at meron ding sombrero na nagtatago sa medyo kulutan nitong buhok na gusto niyang laging titigan kapag sila'y magkasama sa loob ng kotse nito. Nauunawaan ni Helena ang kanilang sitwasyon. Trophy is not an ordinary man. He's a son from a very well-known clan and the only heir of the family. Magkakaroon ng malaking issue kung malalaman ng publiko na may relasyon ng binata sa isang ordinaryong sales lady lamang. Pero nangako naman si Trophy na maghihintay lang sila ng tamang panahon. Ilalantad din nila ang kanilang lihim na pagmamahalan. She's very patient when it comes to waiting. Mahalaga sa kanya kung ano ang ngayon, saka na lang niya iisipin ang bukas at hinaharap. Late na ba ako? Hinalikan muna ni Trophy ang nobya at ipinaghila ito ng upuan. No worries, napaaga lang ako. Excited. Idinaan ni Helena sa ngiti ang nadaramang kilig sa tinurang iyon ng nobyo. He's not just charming, but an every inch of a gentleman. Manhid lang ang babae na hindi hahanga at iibig kay Trophy. Anong gusto mong kainin? Ikaw nang bahala. Pasensya na ko kung hindi kita madala sa mamahaling restaurant, ha? Ano ka ba? Okay lang yun, ha? Ang importante ay magkasama tayong dalawa. Napangiti si Trophy. Anyway, you look great today. She's just wearing an off-shoulder white blouse and pleated skirt na nabili lang niya sa isang sidewalk. Nakadikit pa nga yata roon ang amoy ng pagiging mumurahin, eh. Pinaresan lang niya yun ng pulang flat shoes. Hindi siya mahilig sa mga burloloy, kaya kwintas at relo lamang ang palamuti sa kanyang katawan. She always liked the simplicity. It matches her personality kasi. Salamat, ikaw rin naman, eh. Ang gwapo-gwapo mo talaga ngayon. You're blushing. Natawa nitong tudyo. Napasa po naman siya sa mga pisngi. Talaga? I bet you're still in love with me. Patuloy na pagbibiro ng binata. Just like when the first time we met. Hindi niya makakalimutan ang una nilang pagkikita ni Trophy. She was in a hurry while carrying boxes of shoes. Sales lady siya sa malaking shoe mart na pagmamay-ari ng pamilya ni Trophy. Nagkabanggaan silang dalawa. And that's when how they started. Walang nagbago sa nararamdaman ko. Mahal na mahal pa rin kita. Ngumiti ito. Order na tayo? It's my treat. Kaya kainin mo lahat ng gusto mo, okay? Thanks. Isang waitress ang lumapit sa mesa ng dalawa at hiningi ang kanilang order. Anong specialty niyo dito, miss? Nilagang bulalo, sir. Grilled pusit at smoked mackerel. Gusto mo ba ang lahat ng yon? Baling nito sa nobya na tangulang ang naging tugon. Sir, untag ng waitress. Hindi po ba ikaw si Trofigo Sandejas? Napasulyap muna ang binata sa nakatayong babae bago mabilis na ibinalik sa mga mata ang hinubat na sunglasses. Ikaw nga po yun, eh. Nakikita kasi kita sa mga magazine.
Ang gwapo mo po pala talaga sa personal. Thanks, miss. Nadako ang atensyon ng waitress sa halos na kayo kong si Helena. Napinasadahan pa nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Sir, girlfriend mo po? No. Maagap na sagot ni Trophy. Sorry, sir, ha? Obvious naman po na hindi ang tulad niya ang tipo mo. Mabilis na umiwas ng tingin ng binata nang magsalubong ang kanilang mga mata ni Helena. Mas gusto niyo po yung mga mapuputi, sexy, at kabilang sa elite family. Obvious naman po na hindi siya kabilang sa mayayamang pamilya. Umasa si Helena na bago siya lalong lumubog sa kahihiyan, may pagtatanggol man lamang sana siya ng nobyo, kahit sa simpleng pamamaraan. Right. You really knew me well. Nagbabasa ka nga talaga ng magazine. Opo, sir. Pero bakit po magkasama kayong dalawa? Ano po bang relasyon nyo? Are you a reporter o paparazzi? Naku, hindi po, sir. Naiintriga lang ako. Kasi hindi ko po inaasahan na makikita ko kayo sa ganitong klaseng lugar. Mayaman po kayo at sikat. Wala kaming relasyon. Anak siya ng naging yaya ko nung bata pa ako. We just bump outside at inalo ko muna siyang kumain for an old time sake. And a friendly gesture. Bumagsak ang mga balikat ni Helena. She was not just humiliated, but deeply hurt. Pinipilit naman niyang intindihin, pero masakit pala sa mismong harap niya na ipagkaila siya ng nobyo. Ang bait mo naman po pala, sir. Ngumiti lang si Trophy. Pero bakit pinaghintay ka po niya kanina? Kanina po pa kasi ako nakatitig sa inyo eh. Himig patutsada ng waitress sa dalaga na sinabayan pa ng pagtaas ng kilay. Nakita ko kasi na halos 10 minutes ka nang naririto, sir. Sumingit na si Helena. May kausap kasi ako kanina sa labas. Hindi ko siya maiwan. Binalinga niya ang binata. Sir, pasensya na po kung pinaghintay ko po kayo, ha? You don't owe anyone an explanation and apology. Tumayo ito. Let's go. Sir, hindi na po ba kayo kakain dito? Pagtatakang tanong ng waitress. Hinarap ni Trophy ang babae. I already lost my appetite, miss. Next time. Please, just mind your own work, not the other's life, okay? Sir! Tuloy-tuloy nang tumalikod at lumabas ang dalawa ng kainan. Narinig pa ni Helena ang sinabi ng waitress, paukos sa kanya, na isa siyang low class na may masamang impluensya kay Trophy. Huwag mo nang pansinin yun, wika ng binata. Wala ako narinig, she lied. Ang totoo, pinipiga ang puso niya sa sakit. San nga pala tayo pupunta? Sinagot ni Trophy ang tanong ng dalaga nang makapasok na sila ng sasakyan. Let's go to my place na lang. Ipagluluto na lang kita ng mga paborito mo doon. Hindi ba nakakahiya? Mag-isa lang ako roon kaya wala kang dapat na ikahiya. Eh baka kasi kung anong isipin ng mga tao kapag nalaman na magkasama tayong dalawa sa iisang bahay. I know what you mean. Humugot lang ito ng 5,000 sa pitaka. Mauuna ako roon. Go somewhere first bago ka sumunod. Go shopping. Here's my address. Sabay abot nito sa nobya ng calling card. At least 3 hours. Then I'll wait you there. Baka tapos na rin akong magluto ng oras na yun. Tutulungan na kita. No. Just do what I say, okay? Siguradong merong makakapansin sa atin kapag magkasabay tayo. Okay. And napansin ni Helena ang pag-alindangan ng nobyo. Okay lang. Sabihin mo na. Alam mo namang malawak ang pangunawa ko, Trophy. Thanks for understanding. Kaya mahal na mahal kita eh. Buong paglalambing nitong pinisil ang tungki ng ilong ng dalaga na muling namula sa sobrang kilig na nararamdaman. Ano bang sasabihin mo? Sigurado kasing tatanungin ka ng guard na nakatanod sa lobby ng tinitirhan kong kondo. Can you tell him na that you're my cleaner? Sandaling napatda si Helena dahil ibang inaasahan niya na sasabihin ng nobyo. Wala na akong ibang maisip na idadahilan eh. Nang hindi sila magdududa. I have random cleaners almost every day, so they wouldn't think anything in suspicion. Tinitigan ito ang natulalang dalaga. It seems that you don't like the idea. I will think another way. No, hindi. Pautal na wika ni Helena. Okay lang sa akin. Are you sure? Tumango siya. Bibili na lang ako ng damit na nababagay sa isang cleaner. No need, okay na yung suot mo. May mga cleaner naman ako na hindi nalalayo ang kusuotan sa'yo. Kung maaari lang na ilubog ni Helena ang sarili, ginawa na niya yun sa mismong kinuupuan. Hearing those words of humiliation, dinait pa niyang tinatanggalan ng dangal. Is it fine with you? Oo naman. Naiintindihan ko.
Pautal-utal niyang sagot. Thanks, mauna na ako sa isa bahay ha. Sure. Lumipas ang ilang segundo. Pinako sila ng kanilang mga posisyon. Napangiti si Trophy. Hindi ako makakauwi niyan kung nandito ka pa sa loob ng kotse ko. Ako nga pala, babampa na ako. Bye. Bye. Kinontrol niya ang sarili na huwag manghina habang bumababa siya ng sasakyan. Hatid tanong ni Helena ang papalayong kotse ng nobyo. Matapos yung mawala sa paningin, ay dahan-dahan niyang pinasadahan. Nang maluhalo ang mga mata, ang kanyang kasuotan. Mumurahin lang yun, pero pinag-ipunan niya ang pambili nun. Gumugol din siya ng 3 oras sa pag-aayos upang maging maganda sa paningin ni Trophy. But all she have done ends in vain. At ilang beses siyang napahiya. Cleaner? Tumango si Helena na itinaas pang biniling mop at toilet brush para mas kapanipaniwala ang kanyang papel na gagampanan sa harap ng guard na halata ang pagiging stricto. Hindi yun nasabi ni Trophy sa kanya. Mabuti na lang pala at naisipan niyang bumili ng mga props. Kumuha na naman siya ng bagong tagapaglinis. Malaki siguro ang binabayad ni Sir Trophy. Ganun na nga po. Sayang din naman po kung tatanggihan ko, diba? Praktikal na nga ngayon ang panahon. Pero magaling siyang pumili, ha? Magaganda at bata ang kanyang mga kinukuha. Wika nito, habang pinapasadahan ang tingin mula ulo hanggang paa ang kaharap. Ano pong ibig niyong sabihin, Manong? Hindi na nasagot ng lalaki si Helena dahil may dumating na isa ring bisita ng gusaling iyon. Sige na, akyat ka na. Salamat po, sir. Tinungo na niya ang elevator at pinindot doon ang buton patungo sa penthouse. Humanga ang dalaga sa ganda ng interior design ng hallway. Pinaghalong modern at gothic ang kabuuan nun na maaliwalas sa mga mata. The paintings on the walls looks very expensive and even the lightings cost a fortune. Nakakaliit sa tulad niya na tumapak sa ganong klaseng lugar. Pero iniisip na lang niya na maswerte siya dahil kapag nasabi na ni Trophy sa mga magulang ang lihim nilang relasyon, she will live that kind of living too. Parang isang fairy tale. And who would not dream that kind of life? She's just an ordinary commoner who have luckily found a prince. Tumapat si Helena sa nag-iisang pinto sa penthouse. Inayos muna niya ang sarili bago pinindot ang doorbell. Sumalubong sa dalaga ang nakangiting nobyo. At agad siyang kinulong nito sa mga bisig at tila gutom na sinakop ang kanyang mga labi. Hindi nagprotesta si Helena dahil gusto niya ang init na hatid nun sa kanyang katawan. Nagpaikot-ikot silang dalawa sa loob ng malawak na silid hanggang humantong sila sa malapad na kama. I prepare this for you. Napasulyap naman si Helena sa tinukoy ng nobya. Petals of red roses scattered all over the bed and candles were lighted on the floor. Nagustuhan mo ba? Tumango ang dalaga. Walang eksaktong salita ang tatapat sa kaligayahan na kanyang nararamdaman sa mga oras na iyon. And here's my gift. Maluhalo ang napatakip sa bibig si Helena nang makita ang diamanteng singsing na inilahad ni Trophy. You like it? Sunod-sunod siyang napatango at tuluyan ang nalaglag ang mga luha habang isinusot yun ang nobyo sa kanyang daliri. This is my token of love. Iingatan ko to tulad ng pagmamahal ko sa iyo, Trophy. Where's my gift? Ay oo, meron din ako. Hindi nga lang mamahalin. Aktong kukunin ni Helena sa bag ang biniling regalo ng pigilan ng binata ang kanyang kamay at dinala yun sa tapat ng labi nito, kasabay ng paggawat ng masuyong halik. I want you. Ha? You're the best gift for me. Muling naglapat ang labi ng dalawa hanggang natangay na nga rin ang init si Helena. Nakaramdam siya ng hiya nang paisa-isang hubarin ni Trophy ang kanilang kasuotan. Lalo na nang titigan nito ang kanyang kahubdan. Gusto na niyang umatras, pero ayaw niyang magalit ang nobyo. Nagpaubaya si Helena. Somehow, she likes what he's doing to her body. Pinadadaanan halos ng dila nito ang kanyang buong katawan, mula liig pa ibaba sa talampakan. Hanggang matangay na ng init si Helena. Malakas na napaungol ang dalaga, nang maramdaman na lamang ang malikot at mainit na dilang nilalaro ang kanyang pagkababae. Nakikiliti siya. Parang gusto niyang maihi sa kilig. Lihim namang napangisi si Trophy dahil sa unang pagkakataon, nakatagpo ng birhen na malinis na babae. And he will savor every detail of it hanggang siya na mismo ang magsawa. Masakit ang halos buong katawan ni Helena. Wala rin siyang lakas para bumangon.
matapos ang namagitan sa kanila ng nobyo kahapon, hindi na siya makakilos ng maayos. Anak! Ma, wala ka bang trabaho ngayon? Masama po ang pakiramdam ko, ma eh. Tatawag na lang po ako sa supervisor ko. Pumasok ang ginang sa kanyang silid. Mainit ka nga, anak. Wika nito, nang sinalat ang kanyang noo. Ibibili kita ng gamot. Tumayo ito, ngunit bigla ring napahinto sa akto sanang pagtalikod. Ay naku, wala nga pala kong perang pambili. Baka meron ka natatabi riyan. Naalala ni Helena ang inabot sa kanya kahapon ng nobyo. Mahigit 500 lamang nabawas niya roon. Hindi rin naman iyon tinanggap ni Trophy nang ibinalik niya rito. Kinuha ng dalaga sa bag ang buong 3,000 at binigay sa ina. Itabi niyo po ang iba para sa gamot ni tatay, nay. Salamat, anak. Sa susunod na linggo. Sahod na rin ang kuya mo. Sige na, bumalik ka na ulit sa pagtulog. Napatitig sa kawalan si Helena nang makalabas ng silid ang ina. Malinaw pa rin sa isip niya nangyari sa kanilang dalawa ni Trophy. At wala naman siyang pinagsisisihan roon. Nangako naman kasi ito sa kanya na pakakasalan siya sa lahat ng simbahan. Napangiti ang dalaga habang nakikita sa balintatawang sarili na nakasuot ng trahe de boda. Bawat babae naman nangangarap ng ganun. Swerte lang talaga na nakahanap siya ng isang tulad ni Trophy na hindi tumitingin sa estado ng buhay. Ate, napukaw ang naglalakbay na diwa ni Helena. Bumungad sa bukana ng kanyang silid ang nakababatang kapatid. Walang pinto yun. Kurtina lang ang nakatabing doon. May sakit ka raw, sabi ni Mama. Halika dito, pasok ka. Naupo sa gilid ng higaan si Lala nang makapasok sa silid. Anong sakit mo? Nangihina lang ako. Baka tatrangkasuhin ako. Exam mo na next week, kaya hindi ka dapat mahawaan. Ikaw lang naman ang sakitin sa pamilya eh, ismid nito. Kaya pala taranta na naman si Mama na pumunta sa palengke dahil may sakit na naman ang paborito niyang anak. Heh, mahal tayong lahat ni Mama, no? Biro lang, ate. Humilig ito sa tabi ng kapatid. Malapit na ako makagraduate. May katulong na kayo ni Kuya sa manggastusin dito kapag nakahanap na ako ng trabaho. Napangiti naman si Helena. Kahit ganito kahirap ang kanilang buhay, gumagaan lagi iyon dahil magkakasama silang nagtutulungan. Hindi man sila nakatungtong ng kolehiyo ng kanyang panganay na kapatid, matutupad naman ang pangarap nila para sa kanilang bunso. Kapag stable na ako sa trabaho, pwede na kayo mag-asawa ni Kuya. Natawa naman si Helena. Anong pag-aasawa yung naririnig ko? Nadako ang tingin ng dalawa sa bungad ng pinto. Naroon ang kanilang ama na may hawak na itak. Pa, gusto mo bang tumanda kaming tatlo nang wala man lang kasama sa buhay? Asik ni Lala. Pumasok ang ginoo at naupo sa paanan ng higaan. Basta bang pipiliin nyo yung taong hindi kayo sasaktan o lolokohin dahil sa oras na umiyak kayo. Itinaas nito ang hawak na patalim. Iitakin ko talaga sila. Nagkatawanan sina Helena at Lala. Bigla namang naisip ng una si Trophy. Umaasa siya na hindi nito magagawa na saktan siya at lokohin. Mom, mabuti naman at naisipan mong umuwi ngayon. What are you doing here? Lumapit si Trophy sa ina na komportabling nakaupo sa sofa at humalik sa pisngi nito. You're supposed to be in Paris, right? Sinong hindi mapapauwi ha? Kapag narinig ang balita nga nag-iisa kong anak ay nakikipagkita ng palihim sa sales lady ng Avalanche Shoes Mart. Wow! May inutusan ka bang tao para matsagan at sundan ako ha, mommy? Then he's right. Yeah, and there's nothing wrong with it. For goodness sake, Trophy, will you act as an elite once and for all? Natawa naman ang binata. Mom, relax. Masyado ka namang high blood. Kilala mo naman ako, di ba? May expiration date naman ang mga babaeng dumaraan sa buhay ko. So forget your worries. Helena is nothing to me. Besides, I paid her well. And she even said thank you. I'm so generous, right, mommy? Siguraduhin mo lang na hindi magmamansya ang pagkakalat mo, ha, Trophy? So oras na mabati ka ng dumi ang ating pangalan, tatanggalin ka namin ng mana. I know. Huminaon si Amelia. Bakit ka nga pala umuwi rito? I'm also a son who longs for a home. And good thing, narito ka. Masuyo niyang inakbayan ng ina. I missed you. Cut that crap, Trophy! Sabay si Kunuto sa tagiliran ng binata. I guess it's about time na para mag-asawa ka na. What? Give us an heir and heiress. Am I not enough, mommy?
Mas mabuti nang sigurado na hindi mapupunta sa iba ang pinaghirapan namin ng daddy mo. Don't worry, Mom. Hahaba pa ang buhay ko. Iikli lang yun kapag nag-asawa ko. Sakit sa ulo yung mga babae. Napansin niya masamang tingin ng ina. Hindi ka naman kasama ron, Mom. You're 31 already, Trophy. Ang edad na yan, dapat lumalagay na sa tahimik. I'm having a peaceful life naman, Mom. So worry not.